Hindi tayo magsisinungaling o magtataglay ng huwad na patotoo. February 27. Huwag ka magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Exodo, Kabanata 20, Talata 16. Humihingi sa atin ang 9 na utos na hindi matatawarang pagpapahalaga sa eksaktong katotohanan sa bawat sinasabing maaaring makaimpluwensya sa karakter ng ating kapwa. Ang dila na nalalagay sa napakakakaunting pagpipigil ay dapat nabusalan ng malalakas na mga prinsipyo sa pamamagitan ng batas ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Ang pagsisinungaling sa anumang bagay, ang bawat pagsusumikap o paglalayo manlin lang ng ating kapwa ay kasama rito. Ang kagustuhan mandaya ang siyang bumubuo sa kabuluanan. Ang kasinungalingan sa pagtingin, pagkilos ng kamay, pahiwatig ng pagmumuka ay masasabi rin na may epektong gaya ng mga salita. Ang lahat ng sadyang pagpapalaki, ang bawat pagpaparamdam o pahiwatig na sinadyang magpahayag ng kamalian o pagpapalabi sa katotohanan, kahit na sa paglalahad ng mga katotohanan sa pamamaraang makapanliligaw ay kasinungalingan. Nagbabawal ang utos na ito sa bawat pagsusumikap na manakit sa reputasyon ng inyong kapwa sa pamamagitan ng paglalarawan ng pamali o masamang pagpapalagay, sa pamamagitan ng paninirang puri o pagchichismis. Maging ang sadyang pagpigil sa katotohanan na maaring humantong sa pagkasira ng kapwa ay paglabag sa 9 na utos. Itinuturo ni Jesus na ang eksaktong katotohanan ang dapat maging batas sa pananalita. Ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Sumasayaw ang mga salitang ito sa lahat ng mga pananalitang walang kabuluhan at mga bukang bibig na lumalapit sa kalaswaan. Pinupunan nila ang mga mapandayang papuri, ang pag-iwas sa katotohanan, ang mga panghihibo, ang pagpapalaki ng katotohanan, ang mga maling pagpapahiwatig sa pangangalakal na laganap na sa ngayon sa lipunan at mundong kalakalan. Itinuturo nilang hindi maaaring tawagin makatotohanan ang nagsusumikap na maghayag ng kabalintunuan o nagtataglay ng mga salitang hindi nagpapahayag ng tunay na damdamin ng kanyang puso. Dapat maging kasing linaw ng sinag ng araw ang lahat ng ginagawa ng mga Kristiyano. Mula sa Diyos ang katotohanan. Ang pandaraya sa lahat ng anyo nito ay galing kay Satanas. Hindi natin masasabi ang katotohanan malibang ang ating mga isip ay patuloy na nagagabayan niya na siyang katotohanan. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay tumatalima sa kautusan ng pag-ibig ng Ama.